na-block yung ATM card ko na ginagamit ko sa aking YouTube sahod. Every 22nd of the month, papasok yung sahod ko sa aking ATM. And sinesend yun ni Google AdSense. And nakatanggap na po ako ng email galing kay YouTube noong May 22 na nagsend na nga po sila sa akin ng payment. And yun po yung sahod ko sa buwan ng May. And papasok lang yun sa ATM card mo within 5 business day. Hindi kasama yung Sabado at saka Linggo. And eto na nga mga mare, nag-transact po ako noong May 26. Nag-try ako kung pumasok na nga yung YouTube sahod ko sa aking ATM. Umuwi nga pala ako dun sa amin. So which is yung malapit na ATM dun is yung RCBC. Yun yung available dun. So nag-try ako kasama ko yung partner ko and yung baby ko. Yun na nga, nag-balance inquire ako. Yung nakalagay, your ATM is blocked. You can use this ATM card. Yun yung nakalagay. So, naloka ako kung bakit nakablock yung ATM ko, which is matagal ko na siyang ginamit na ATM. Yung ATM ko kasi na ginagamit sa aking YouTube is yung DBP. And eto na nga mga mare, hindi talaga ako napakali. So pumunta ako ng ibang ATM machine which is yung Metro Bank. So nagtry kami sa Metro Bank and isang transaction lang. Nagtransact ako ulit and yun pa rin yung sinasabi, your ATM was blocked. Naloka na naman yung ante nyo. Kaya naman, pumunta ako pagka Monday sa DBP kasi biyernes na yun eh. So, wala nang Sabado at saka Linggo na open. So, sa Monday, nagpunta kaagad ako doon. And sinabi ko yun sa guard yung concern ko. And yun na nga, binigyan na ako ng parang number. Ayan. Yung tinawag na yung number ko is pumunta agad ako sa teller. And sinabi ko sa teller na bakit nakablock yung ATM card ko. And sabi nung teller sa akin na dapat, ang tawag pala dyan is remaining balance na dapat sa ATM mo. So, kapag nakababa na yun sa below ganun, for example, 1,000, eh, is automatic mabablock na yung account mo. Ganun. And yun na nga yung nangyari sa akin, ante. Sinabi ko sa teller na, ma'am, may nagsend dyan. Nung May 22, nagsend na yung YouTube sahod ko sa ATM. And nasend na talaga, nag-email na talaga. Ma, paano na yun? Kasi nga, nasend na nga ni YouTube yung sahod ko sa aking ATM. Sabi ko, pwede ba yun i-activate yung ATM ko? Pero sabi nung teller, hindi na po siya ma-activate kasi nga, naka-block na po siya. So, ma-activate lang yun kapag 6 months na. Naloka naman talaga ako, ante. 6 months? Kung nagsend na sila is babalik yun sa sender, which is yung Google AdSense nga. Hindi pwede yun, ante ko. Naloka na naman yung ante nyo, kaya ito yung ginawa ko, guys. Una is, kinontak ko muna yung sa YouTube ko. Nag-chat ako ng agent doon. Sabi ko nga yung nangyari na yung ATM ko is naka-block. Ito na yung ginawa ko, guys. Nag-open ako ng bagong ATM. Ayan. Which is, yung in-open ko na bagong ATM is si BDO. So, nag-try ako ng BDO and pumunta kaagad ako doon kasi nga ayoko madelay yung sahod ko kasi kailangan na kailangan ko yun kasi ibibili namin yun ng baboy para sa birthday ng anak ko. So nakapag-open ako ng BDO, yung requirements ko sa BDO, so iba't iba naman talaga yun. So yung binigay sa akin na requirements is 2 valid ID and 2,000 pesos na remaining deposit ko doon sa aking inopen na ATM at saka pinag-provide ako ng proof of billing which is yung binigay ko is yung bill ng Aneco dito sa amin, bill ng electricity, ganun. And nag-provide din ako ng screenshot ng message ni Google AdSense sa akin, yung email na meron talaga akong payments. Nag-require din sila ng screenshot ng YouTube channel ko. And eto na nga mare, nakatapos na ako mag-open ng aking video. Sa BDO is 1 to 2 weeks before makuha yung ATM card. Sa payment method ko, tinanggal ko na yung DBP ko. So, nag-add ako ng bagong account which is yung BDO. And nag-email na nga yung Google AdSense na nag-send na daw sila sa aking bank account na BDO ng payment ko noong May. So, lesson learned lang, no? So, kampante talaga ako kasi nga for almost 2 years yata or magdi 3 years na ginagamit ko yung ATM ko pero
ganun yung nangyari. So for the first time yun nangyari sa akin, and na-block yung ATM ko. Kailangan po talaga na meron siyang remaining balance. So hindi po natin withdrawin agad-agad. So hindi pa naman yung ganun kalakihan yung, hindi naman siya ganun kalakihan yung kinikita ko sa YouTube, pero nagagamit namin siya sa pang-araw-araw at pangangailangan namin. So malaking bagay na yon sa amin. Share ko lang sa inyo para naman ma-aware kayo kung meron din kayo mga na-encounter na ganito na nag-block yung ATM nyo. And yun lang po yung gawin nyo. So yun lang po for today's video. Goodbye! Thank you for watching!